Maganda. Check, check. Check. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo pa'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat na Regacho Family, Panlaque Family, Belen Regacho, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and Family, Gillette Yupanco, Cecil and Jay Regodon and family, Tisha Luna, Catherine Estrella and Angela Ricafrente. Panalangin para sa agarang pagaling nila Amelita and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sibeldia Lim, Maribeth Dorowin, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Rose, Chris Dowling, Marian Barberi, Teresa Tanchinko, Estella Blanks, Elio Brandon, Ed, Linda, Esto, Corey and Vang Santos, Lay Ernesta, Janet Herrera, Eduardo Salido, Jana Althea Rosales, Ramon and Elise Lim, Phil Hall, Silvana Pearl, and Savannah Pearl Makaraig. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline, Tanchinko and family, Diane and Chris Jang, Jenny Season, Gillette Yupanco, Vanjie Villanueva and family, Brian Jayelo, Nazare Brian Lloyd, Darlene Jayela Legaspi, Lolita Ranchero, Abigail Rosales, Normita Luciano, Jenki Tumanda at Liza Lago. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Ovencio Pineda, Martina Regalado,
Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo and Teodoro Cordova, Rosario Brown, Zenaida Arce, Apolinar Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe Ambrosio, Arito, Raimundo, Paulina Aragosa, Eliseo, Leonora, Antonio, Alberto Manahan, Leonila Magaling, Andres, Luis Rosignor, Carmen Bukod, Mary Viracel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Victorio, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Emmanuel, Wilfreda, Leonida, Ponciano, Rufino, Jose, Esther, Pedro Murillo, Noli, Rodelio, Geraldine Batalia, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Imelda Andrade, Maria and Rebecca Maceda, Lorna, Bishop Nerio, Odjimar. At panalangin para sa lahat ng kaluluwa ng mga dating tagapaglingkod sa ating simbahan. Ganon din para sa kaluluwa alay ng dalisa, panalangin para sa lahat ng kaluluwa alay ng Dalisay family. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanoy sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Dihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara.
at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayaayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nananalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi
na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa puok na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ulitin po natin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buong kong pagkatao'y umawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugal. Maging ibong layang laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Upoon, hari namin at Diyos na walang kupas. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Tugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga iskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Kumain sila
nang hindi man lamang naghugas ng kamay. Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalam mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaumbagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ang lahat ng mga martir na ating ginugunita ngayon, sina Pedro, Mickey at mga kasama. Tayo po nawa ay magabayan sa ating pong pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ngayong Martes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Napakahalaga po na mas maintindihan natin, no, ang utos ng Diyos. Kung kahapon po, maalala ninyo sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, kinuha ni Solomon ang kaban ng tipan at nilalaman nito ang mga tapyas ng bato bilang pag-uugnayan, no, o yung covenant ng tao at ng Diyos. Ibinigay ng Diyos itong mga utos na ito para mas maging maayos ang ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa. Dito nakasalalay, no, yung ating pagsasabuhay o yung ating pamumuhay sa araw-araw. Sa bagong tipan, hindi na lang basta tapyas ng bato, kundi mismong si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin. Yung tapyas na bato, nagkatawang tao, naging salita, si Kristo. At ngayon, si Kristo mismo ang nagpapaalala sa mga tao, lalo tigit dito sa mga Hudyo, mga Pariseo na pinagpasahan at inaasahan sana na magtuturo, magpapaunawa ng batas para mas masunod ito ng mga tao at maging mabuti silang tao. Pero dito, sinabi ni Jesus, totoo nga, no, para bang hindi naging maganda ang o nagiging maganda ang reputasyon ng mga Pariseyong ito. Tandaan natin ulit, no, yung mga Pariseyo, sila yung mga nakakaalam dapat ng batas o utos na ibinigay ng Diyos. Sa panahon pa ni Moises, ipinasa. Sa kasawian palad, nakalimutan nilang pagtuunan nito ng pansin dahil mas pinahalagahan nila ang mga minanang turo, mga tradisyon, mga kultura. Kaya mas mahalaga na sa kanila yung dapat marunong ka maghugas ng kamay. Dapat inuhugasan mo muna ang mga bago mong kainin ang isang pagkain. Mas mahalaga na sa kanila yun. Kaya yun yung lagi nilang
kumbaga yung nagiging mata nila, tinitingnan nila kung ang lahat ba ay sumusunod sa kultura at tradisyon. Pero nakalimutan kung sumusunod ba sa utos ng Diyos. Minsan po, no, talagang mahirap yung sini yung bang mas gusto mong maging tama. Yung sundin ko ano yung tama ayon sa iyong paniniwala. Nakakalimutan natin kung paano ang maging mabuti. Kasi yun ang hinahangad ng utos na ibinigay ng Diyos. Yun tayo po ay maging mabuti, hindi lang maging tama, kundi maging mga mabubuting tao. Pag sinabi mabubuting tao, yung nagiging compassionate, nagiging no, yung kalooban natin, yung nagiging maunawain tayo, may pusong mapag-unawa. Hindi lang basta dapat sumusunod sa batas. At tandaan natin, huwag nating lilituhin ang ating mga sarili. Ito ba yung utos ng Diyos o ito ay utos lamang ng tao? Kaya mahalaga na inaalam natin ito. At tumatanda na tayo nang hindi natin nauunawaan o inuunawa. Kung tutusin ang 10 utos ng Diyos, 10 nga lang eh. Pero wala tayong, minsan wala tayong pakialam. Basta igigit lang natin, ito ang tama, ito ang tama. Kahit nakakasama na para sa iba. Kaya ang daming ginagawang ng tao na batas na aayon lang sa sarili. Ngayon, no, hindi ko alam kung aware ba kayo o may pakialam ba kayo na no, hindi pa nga natin nasusunod ang mga naunang mga batas, pero ngayon gusto ulit natin magkaroon ng charter change. Pero wala tayong pakialam, di natin inaalam. Nagpapalakad na ng mga pagpipirma para umusad daw, no, magkaroon ng kapangyarihan ang mga tao to na baguhin ang konstitusyon natin. Hindi tayo pwedeng walang pakialam. Kasi kailangan natin mas maging mabuting tao. Kaya nga yung batas ng Diyos, batas, no, na paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos at magkakaroon ka ng relasyon sa kapwa. Hindi tayo pwedeng simba lang ng simba, dasal lang ng dasal, na wala tayong inaalam o kaalaman dito. Hindi tayo pwedeng manatiling ignorante. Kaya hindi komplikado yung binigay ng Diyos sa atin eh. Madaling unawain, madaling intindihin sa kaisipan ng tao. Kaya lang ang tao, dahil nga sa pagmamarunong, nagiging komplikado. Hindi ko alam kung ano po yung mga iginigiit ninyo. No? Iginigiit natin na tama. Ito ang tama. Pero yan ba yung mabuti? Dahil yun ang tanging hangad ni Jesus. Yun tayo pong lahat ay mapabuti. Kaya si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin, si Kristo mismo ang nagtuturo ng mga bagay na dapat nating maunawaan o maintindihan. Amen? Walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong eskultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad
Naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway mapagtanto na makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo po lang. Kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming iniyahain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, binagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang wang asala para
patawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mo ang kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Ayun at ipahayag kanyang pagkaling at Ama, isang buhay, pag-ibig at katangan, handa ng kanyang kaharian sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pag tangis, hapot pa sakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Umayon at ipahayag kanyang pagkaling at Ama, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.